kayo'y nanonood syempre sa totoong kwento at hindi imbento. Medyo naguguluhan ako sa ito kasi hindi nakasabot TV. So, basta yun. Basta, kayo nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Pag sinabing ganun, alamat. So, yun. Alamat. So, syempre, ano, shoutout muna sa ano. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa lahat ng viewers. Lahat ng viewers, lahat ng subscribers, sa lahat ng bashers. Yun, thank you. Welcome sa akin lahat. Welcome. Yun. So, yun nga, alamat tayo. Ang alamat natin ngayon ay, di ba kahapon, napanood nyo, tutorial kung paano maging isang bading. So, speaking of bading, edi gawin na natin ang alamat ng bading. So, saan nagmula ang alamat ng bading? So, ito na, ano. Noong unang panahon, ano eh, mayroong isang ano, matanda. Ang pangalan niya, Kama de Gozo. Ayun. Ang pangalan ng matanda ay Kama de Gozo. Ano siya eh, lagi siyang malungkot. Kasi ano eh, hindi siya diadalaw ng mga anak niya, ng mga apo. Kaya lagi siyang umiiyak. Ayun. Ang sabi ng matanda na si Kama de Gozo, sobrang nalulungkot ako. Mag-isa na lang ako sa buhay. Tapos yung asawa ko, namatay pa. Hindi man lang ako madalaw ng mga apo ko at mga anak ko. At yun, umiyak siya eh, habang nagtatalop siya ng ano, ng tanso. Kala nyo, patatas no. Kasi ano siya eh, mga ngalakal siya eh. Yun, habang umiyak siya, may nagpakita sa kanyang ano, nakaputi, diwata. So yun, sabi nung matanda, Dama de Gozo, naku, sino kang babae ka? Sabi nung diwata, isa akong diwata, kaya kitang ano, paligayahin. Alam ko nalulungkot ka. So, yun. Sabi ni Dama de Gozo, gusto ko lang makasama yung mga anak ko at mga apo ko. Yun. Sabi ni, ano, at dahil dyan, bibigyan kita ng, ano, ng pera. 1 trillion. Yun, nagka-pera na siya, no. Sabi ni Dama de Gozo, yung matanda, eh, hindi ko kailangan pera, kailangan ko ano, yung makasama ko yung mga apo ko, mga anak ko. Sabi nung diwata, kaya nga binigyan kita ng pera. Kasi pag may pera ka, aasikasuhin ka na nila dahil may kinabang sila sa iyo, yun. At yun nga, nalaman na nga nung ano, mga anak, tsaka apo. Wala pa sila, yung mga karakter, wala pang pangalan. Sabi, naku, ano, may pera na pala si nanay. Ganyan. Yan. Sagpunta na sila. Ayun. Masaya na sila. Ganun. Yan. Masaya na sila kumakain. Ganun. Kasi may pera na nga sila eh. Yan. Tawan-tawa na si ano. Si Dama de Gozo. Pero. Ano yun eh. Linggo. Ayun. Nung Martes, namatay siya. Nilibing na siya nung ano, Martes. So, pero yun, walang kaugnayan yun sa ano, yung kinimento ko na yun, walang kaugnayan sa alamat ng bading yun. So, ito na. Ito na ang alamat ng bading. Tututututut. So, ano, wala nang recap-recap sa alamat ng una na talong, ah. Wala nang recap-recap kasi ano eh, panoorin yun na lang. Yun, yung nakakaan, previous alamat ng una na talong. So, ang last scene doon
yun nga, yung bumili si ano, bumili si Mercedes, intusan si Mercedes ng tatong lola na bumili na ang gamot sa high blood. Hindi ko napapangalanan, baka wala pa akong kita, magbayad pa ako. Yun. At sabi nga nung ni Mercedes, meron po kayong, nagtitinda po kayo ng gamot? Sabi nung pharmacist. Hindi, at titinda namin dito talong. Yun. So, dun ang eksena. Ito na ang alamat ng bading. Tututututut. Yun. Excuse me. Ayun nga. At yun, nakabili na nga siya, si Mercedes, ng gamot sa high blood. So, yun. Pagdating nga ni, ano, pagdating nga ni Mercedes, nagagalit yung tatlong lola. Ba't ang tagal mo? Nahihilo na kami. Baka pumutok na yung ugat namin. Ganyan-ganyan. Huwag na po kayo ma-high blood. Ito na po yung gamot nyo. Inumin nyo na po. Sabi, nila, sabi ni Mercedes, yan. Yan. Yung nakainam na nga si, Lola Tiffany, Lola Scarlett, Lola Britney, yun. Yun, tapos hanggang saan natulog na sila. Yun, tapos ang eksena naman kay ano, ni ano, kay kay Tem Yong. Nasa ano nga kasi siya, Papua New Guinea, dahil tumakas nga siya. Kahit sila biyong atador nga nakulong. Yun. Kausap niya yung mga, ano yung mga cannibal sa Papua New Guinea, mga kaibigan niya na. Kaya di rin siya makain kasi ang suot niya bakal eh. Ayun. Sabi. Eh, di ba nagluluto siya? Sabi niya. Kayo mga cannibal, tuturuan ko kayo na kumain ng disente. Ayun. Pigluluto niya eh. Ang sabi ng mga ano, mga Papua New Guinea, mga cannibal. Basta, di ko alam yung direkto nila eh. Ganun hanggang sa, parang siya ngayon naging hari dun eh. Ayan. Parang ayaw niya na umaris dun. Ayan. Ayan, pigluluto niya, ganun. Hanggang sa, yung mga cannibal, hindi na sila naging, ano eh, kumakain ng tao. Basta ano lang, yung mga karne, ganun. Tsaka mga vegetarian na sila, ganun. Ayan. Hindi na sila humanitarian. Put. Hindi ko kwento. Ano pa ito kwento na to? Makatotoha naman ba to? So, yun. At yun nga. At yun, parang naging hari na nga si, ano doon, si Temio. Parang ayaw niya na muwi eh. Parang gusto niya na sa Papua New Guinea. Pero napag-isip-isip niya. Kamusta na kaya sila, ano? Kamusta na kaya si Claire? Yun. Pero, huwag niyong expect na, ano ha, kinakamusta niya yung lola. Sabi niya sa eksena, huwag niyo ni-expect na kakamusta yung ngayon lola, baka sana matigok na yung tatlong kismosa niya. yun ang sinabi niya. Nag-react siya sa mga viewers. Yun, tapos, ayun. At sa eksena naman, si Claire naman, nasan na si ano, sabi ni Miss Claire. Ni Claire, yung apo ng tatlong lola. Kamusta na kaya si Temyong? Nasaan na kaya siya? Dapat malaman niya na ang nandito ang tatay niya at hinahanap siya. Ganyan-ganyan. Ayan. At kinabukasan, merong nasa agap na ano, chismis. Ah, ano nga pala? Sila ang ano, founder ng mga ano, Marites. Yung tatlong lola. Alam niyo naman, di man ako naikisakay sa uso ah. Pero ever since kwento ko na yun ah, na ang tatlong lola ay chismosa. Yun. Pero ano yun, sila yung founder. Sila yung mga Marites. Sina Lola Britney, Lola Scarlett, Lola Tiffany. Yun. Yun, sabi ni ano. Merong ano. Sabi ni Tiffany sa dalawang lola. Making ano, Britney, making Scarlett. Punta tayo sa ano, ibang bayan. Meron akong nasagap na chismis dun eh. Kaya nagpunta nga sila sa ano. Sa ibang barrio. Ano. Ayun. Nang-chismis na nga sila. Ano. Ayun. Habang nang-chismis sila, nagpunta rin sila sa police station eh. Kasi dun sila ano eh. Yung mga ano, mga naka-blatter dun, yun nang-chismis nila. Ganun. Ayun, tapos may nakita silang ano eh. Eksena.
May sinakita yung eksena eh. Mayroong bata umiiyak, sabi. Bakit ka umiiyak, sabi nung ano, sa police station, sabi nung police na naka-assign sa ano, si Eke na yan. Sabi nung bata, kasi po si ano, si Ding. Bakit ano ginawa sa'yo ni Ding? Ano, hinawakan niya ako, ganyan. Ganyan, ganyan. Basta di ko na i-detalya. Sabi naman ng polis. Ano ba ginawa sa'yo ni ano? Sabi ng polis. Ano ginawa sa'yo ni Ding? Sabi nung bata. Batang lalaki. Bad. Ding. Bad. Ding. Ang English ng ang Tagalog ng bad, masama, di ba? Yan sabi niya. Kasi ano siya eh. Ano siya, hindi siya tagdi siya magsalita, yung bata. Bad ding. Bad ding. Ayun. Tapos nga, ang ginawa nun, yun na, hinuli na nga hot pursuit eh. Kakapangyari pa na kaya pwedeng arestuhin kahit walang warrant. Yun. Ngayon, nahuli na nga yung si Ding. Ngayon, nahuli na. Ah, yung sasabi ni ano, sabi ng tatlong lola, ah, yung pala yung Ding, no? Grabe yan, sama niya, no? Yun, sabi naman tatlong lola, oh, bad Ding talaga, bad Ding. So, yun. At dyan nagtatapos ang ating alamat ng bading. Dahil kay Ding na, dahil siya ay bad. Bad si Ding. Yun. So, dyan nagtatapos ang ating alamat ng bading. Thank you po sa inyo lahat. Ito si Raymond Sanose. Naniniwala na, ano, unbelievable ako. Thank you.